Good afternoon, everyone. Welcome to our Protegé. Ngayong nasa panahon tayo ng pandemya, and again, naka-MECQ na naman, kamusta po ang ating buhay espiritual? Sa kabila ng limitado ang ating fellowship bilang mananampalataya, saan natin inuubos ang ating maraming oras ngayon? Ginagamit ba natin ito upang magawa ang lahat ng kailangang gawin bilang mga Kristiyano o mas inuubos natin ito sa mga bagay na hindi naman natin dapat or kailangan gawin? Katulad na lamang ng pagbababad natin sa mga social media, panonood ng mga movies, viral videos o di kaya paglalaro sa cellphone. Kapatid, sa mga ginagawa po ba natin ngayon, mas nakikilala at napapalapit ba tayo sa Panginoon? Ang ating mensahe po ngayon ay matatagpuan natin sa aklat ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 18. Samahan niyo po akong magbasa. So then, be very careful how you live. Don't live like a foolish people, but like wise people. Make the most of your opportunity because these are the evil days. So don't be foolish, but understand what the Lord wants. Don't get drunk on wine, which lead to wild living. Instead, be filled with the Spirit. Paul reminds the church in Ephesus that they must give careful and continual attention to how they live, to live as wise and not as those who are unwise. At isa rin po itong reminder sa ating mga Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon. We need to live wisely at hindi na dapat katulad ng pamumuhay ng mga unbeliever pa. Kung napapansin po natin, ang panahon ngayon ay pasama ng pasama. At kung hindi tayo magbabantay at mag-iingat, matatangay din po tayo. My title for today is Living Wisely in an Evil Day. Mula sa ating binasa, Paul gave us three steps how to live wisely. First, we must use our time wisely. Second, we must know and understand the will of God. And third, we must be filled with the Spirit. Nais ko pong mag-focus tayo sa unang hakbang na binigay ni Paul kung paano dapat ang isang mananampalataya ay mamuhay ng may karunungan. Dahil naniniwala po ako, kung dito pa lang sa unang step na ito, hindi na natin masunod na maayos at tama, hindi na rin natin magagawa ang pangalawa at pangatlong hakbang dahil sa una pa lang, bagsak na tayo. Isa sa mga pinaka-target ngayon ng demonyo at ninanakaw niya ay ang ating oras. Kaya ang sabi po ni Paul sa verse 16, make the most of your opportunities. Sa ibang translation, ang ginamit po na word ay time. Tingnan po natin, bawat isa sa atin meron tayong 24 hours sa isang araw. Meron tayong 60 minutes bawat oras. 1,440 minutes sa isang araw. Ang tanong, saan po natin madalas gugulin ito? Kapatid, we are not called for nothing. We are not called to love the things of the world and spend our time pursuing the things of the world. Rather, we are called for a purpose. We are called to use the things of the world and spend the time we have for what really matters, and that is to bring glory to our Lord Jesus. We are commanded to use our time wisely because, number one, our time is a gift from God. 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others, so use your gift well. Kung paano tayo po ay pinagkalooban at pinagkatiwalaan ng special gifts and talents, our time also is a precious gift from God, so we can live fully for Him. But sad to say, we abuse this gift by spending it sa mga walang kabuluhang bagay. Tandaan po natin, hindi tayo ang nagbigay ng oras para sa Diyos. Tayo ang pinagkalooban ng oras at panahon para mapaglingkuran natin siya. Kaya mapalad po tayo dahil habang malakas tayo, bata tayo, nabigyan na tayo ng pagkakataon, oras at panahon para mapaglingkuran siya. Kaya huwag po natin sayangin ito, bagkus mas lalo tayong magpagamit sa Diyos. And number two, time is precious. John chapter 9 verse 4, Jesus said, while it is daytime, we must continue doing the work of the one who sent me. The night is coming and no one can work at night. Alam ni Jesus kung gaano kahalaga ang oras nung narito siya sa mundo. Kaya wala siyang sinayang na oras at pagkakataon para magawa ang dapat niyang gawin.
sapagkat alam niya na darating ang araw, hindi na niya magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. Katulad po ni Jesus, ang panahon, time, opportunity na binigay po sa atin ay napakahalaga. Hindi dapat natin pinagpapalit ito sa makamundong gawa. Marami pa po tayong dapat gawin dahil marami pa pong mga taong dapat abutin. Sobrang bilis ng panahon, sobrang bilis lumipas, hindi po ba? Patunay lang po ito at pinapakita lang sa atin kung gaano kahalaga ang oras. Sa bawat pagbabaliwala natin sa pinapagawa ng Diyos sa atin, dahil mas babad tayo sa ibang bagay kaysa sa kanyang presensya, kaysa sa kanyang salita, ang daming oras ang nawawala at nasasayang. Dahil dyan, madami ang taong napapahamak dahil wala tayong ginagawa para abutin po sila dahil wala tayong oras na ibahagi ang kanyang salita. Don't you know our time can change the world? Yes. If we just spend a little time every day telling others about Jesus, ang daming tao ang mababagong buhay, lalo na sa panahon na ang mga tao puno ng takot, maraming may sakit at nalulugmok sa kasalanan na kailangan ng maabutan ng salita ng Diyos. Ibahagi po natin ang kaligtasan sa iba habang may oras pa. And number three, time is so short. When it's past, it cannot be recovered. James chapter 4 verse 14, you don't know what will happen tomorrow. Your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. Some people value having a lot of money, kaya inuubos ang oras sa pagtatrabaho. Pero paano kung wala ka na palang time para ma-enjoy mo ito? Some people spending so much time in social media at wala nang time para magbasa ng salita ng Diyos. Iba, walang time mag-life group or mag-church. Paano kung dumating na si Jesus? Baka naiwan ka pa. I'm not saying na masama ang social media o ang mga ibang bagay na pinagkakabisihan natin. Pero kung ito na mostly ang kumukuha ng time natin for God, we should be setting boundaries or limitation na po. Dahil kung paano ang buhay natin ay panandalian lang at may hangganan, ganun din ang oras na meron tayo. Maiksi lang ang oras na meron tayo dito sa mundo. Please consider how you are spending it. Use it to accomplish everything that you need to do as a Christian and as a servant of a living God. Let me close. Romans chapter 13, verse 11 to 12. I say this because you know that we live in an important time. Yes, it is now time for you to wake up from your sleep. Our salvation is nearer now than when we first believed. People of God, again, alam natin na palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon at pasama ng pasama ang panahon. Magpapatuloy pa ba tayo sa pag-ubos sa ating oras sa walang kwentang bagay o gawain? Life is too short, ika nga. Hindi natin alam ngayon kung bukas nandito pa rin tayo sa mundo. Hindi ba dapat mas maglaan tayo ng oras, panahon at paglilingkod sa Panginoon at gawin ang kalooban niya sa ating buhay? Para kahit dumating man ang oras na ubos na ang oras natin, masasabi ng Diyos atin, "Well done, my faithful servant." Brother and sister, gumising na tayo. Let us make every day, every hour, and every moment count for the Lord. Let our time in these evil days should be to use it, to spend it for God's purposes and plans. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo para mamulat ang aming mga isipan kung gaano kahalaga ang oras na binigay mo sa amin. Lord, help us to use it wisely upang matapos man ang aming buhay dito sa mundo, naway tumayo kami sa harap mo at marinig ang mga salitang, "Well done, my good and faithful servant." This is our prayer, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.